ang aming output para sa final requirements sa electrical standards and practices. Wiring installation for 100-seater fully automatic egg incubator using 2 trays with motor, fan, bulb, heating element, fuse, switches, dimmer switch, thermostat, digital 7-disc timer, relay timer, push button, and toggle switch. Narito ang mga tools at materials naming ginamit. So ayan, dito tayo sa fan ng incubator. The temperature of 10 needs to be set over 100 degrees in order to incubate eggs. Adding a fan to the incubator changes the situation dramatically, since it eliminates the temperature variation from top to bottom. This is necessary for a cabinet incubator where eggs are set on different level. So ayan, sa madaling salita, ang trabaho ng fan sa loob ng incubator ay para mag-circulate ang temperatura sa loob ng incubator at hindi sa tabi o tapat lamang ng heating element ng ating gagamitin ang umiinit at para makuha natin ang tamang init sa loob at sa lahat ng sulok ng incubator para makapagpapisahan ng itlog. Relay timer. Ang purpose ng relay timer ay hinihintay niya ang command ng digital 7-disc timer switch. Kapag gumandar na ang motor ng egg tray, ang relay timer switch naman ang napapatigil ng motor kapag nasa tamang position na ang egg tray. Fuse. The fuse breaks the circuit if a fault in an incubator causes too much current to flow. This protects the wiring and the incubator if something goes wrong. The fuse contains a piece of wire that melts easily. Lahat ng mga appliances o kagamitan na gumagamit ng kuryente ay kinakailangan lagyan ng fuse for safety purposes. Gaya ng incubator, nagbubuhat siya ng mataas na load dahil sa mga heating element at iba pang aparatos na ito. Magtitrigger ito kapag nag-exceed na yung current na dumadaloy sa mga aparatos at component ng incubator at magbe-break yung kapiraso ng wire sa loob ng fuse para masiguro na hindi masisira lahat ng aparatos ng incubator. Digital 7-disc timer switch. Ang digital 7-disc timer switch nito ay isa sa pinaka nagpa-fully automatic sa isang incubator dahil ginagampanan nito ang pag-command o pagbigay ng supply ng kuryente sa motor na tray para mabaliktad ang posisyon ng itlog tabingi every 2 hours sa isang buong linggo. Toggle switch naman ay dito mo isiset kung gusto mong i-manual yung motor ng egg tray para sa paglalagay ng itlog o kung gusto mong i-automatic para sa sariling pag-andar ng motor na may nakaset na oras para sa buong isang linggo. Next naman ay ang push button switch. Ang push button switch ay isa sa pinakamahalaga sa isang incubator dahil ang purpose nito ay siya yung nagko-command sa isang motor ng egg tray para umandar ito. At ikaw yung mag-align kung anong gusto mong posisyon o kung saan posisyon mo gusto ilagay ang egg tray para sa mas madali ang paglalagay ng mga itlog. Thermostat. Ang thermostat ay siyang nagsisense ang temperatura sa loob ng incubator. Ginagawa nitong isindi ang mga heating element at fan kapag kulang na ng init sa loob ng incubator. At siya din ang papatay kapag nakuha na niya ang tamang temperatura nito sa loob. Simulan na natin magkabit ng component ng incubator. Simulan natin sa fuse. So, ikakabit na ang nut para higpitan ang fuse holder. Nahigpitan na ng maayos,
Sunod natin ilagay ang fuse, tsaka natin takpan. Susunod, gagamit natin ang dimmer switch at mga switches. Susunod na ilalagay ay ang push button switch. At ang susunod naman ay ang toggle switch. Ang susunod naman ay lalagyan na natin ang thermostat. Digital 7 days timer switch at relay timer. So, pagkatapos nating ilagay lahat ng mga component niya, wawiringan na natin. Una, ilalagay natin ang power supply. Para wala nang masyadong splice, gumamit na lang tayo ng terminal block. Una kong inilagay ay ang output ng thermostat papunta sa heating element at fan. Sumunod naman na sumunod naman na nilagay ay ang input sa thermostat galing sa power supply.
Lalagyan lang natin ng tape yung ating terminal lugs. Susunod ay ilalagay na natin ang mga terminal lugs sa 7 days timer switch. So ang susunod, ilalagay na natin ang wire sa common ng toggle switch at wire sa kabilang on ng toggle switch para sa fully automatic, at sa kabilang on naman ay ang manual. Ang susunod nating lalagyan ay ang relay timer mula sa output ng digital 7 days timer relay punta sa relay timer sa input ng relay timer. Tapos iko-connect natin ang motor ng egg tray sa normally closed ng timer. Ilalagay na natin ang supply galing sa fuse to main switch. Susunod naman ay maglalagay na tayo ng fan. Ang susunod naman ay maglalagay na tayo ng egg tray at iwa-wiring natin ang kanyang motor. Gumamit na tayo ng shrinkable tube para mabilis yung pagko-connect, paglalagay ng insulation para hindi ganun kahirap kapag electrical tape yung gagamitin. Thank you.
At last, i-set na natin ang sensor ng thermostat.